Morning guys, today is Sunday, January 31. Kasama ko si Mami para mag-market. Dapat sana mas maaga pa kami, pero nung mga 6 a.m, madilim pa siya. Tapos biglang kapag after pala ng 6, magliliwanag na din agad. So ayan, 6:30 a.m. kami pumunta. So dito kami ngayon sa jeepney line, maghihintay ng jeep. Sana ang masakyan namin yung e-jeep para makita nyo rin kung ano yung itsura sa loob. Bali yung e-jeep guys, konti pa lang yung nag-operate dito sa Baguio. May mga certain barangays pa lang kung saan meron available na ganun. Hintay bago kami nakasakay sa jeep. Kahit yung mga ordinary jeep, wala pa. Sayang naman kung magta-taxi kami, maaga pa naman. So, ayan. Finally, nakasakay na rin kami. Konti lang yung pasahero. Isa pa lang. Tapos dalawa kami ni Mami. Bali dito sa e-jeep, wala siyang barrier. Pero merong mga, kung makikita nyo, mapapansin nyo, may mga X dun sa upuan. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng umupo doon. So, ang bayad pala dito sa e-jeep, 11 pesos. Ayan. Per passenger. Comparing dun sa usual or yung regular na jeep or yung old jeep, 9 pesos. So, may 2 pesos na difference. Bale, itong e-jeep, air condition sa loob. Tapos, para sa akin, pinaka-best umupo dun sa malapit sa driver. Kasi talagang ma-appreciate mo kapag nandun ka, kasi malinaw yung salamin. Para kang nagtutour dito sa Baguio pag ganun. Para sa akin, okay naman tong e-jeep. May conductor din. Ulit ng pamasahe, unlike dun sa jeep na yung driver lang talaga. Tapos mag-aabutan lang ganyan. So, ayan. Malinaw yung mga salamin. Okay naman siya. Tapos kapag ang nakita kong advantage din ito, kapag marami kang dala or medyo bulky, kakasya siya kasi makakapasok, unlike dun sa jeep na masikip. So, yan. Nung tinimer ko to, 5 minutes mula sa location namin hanggang sa town, umabot din ng 5 minutes kasi maaga pa. So, wala pang traffic. Share ko rin pala yung isang sumakay kanina, 20 pesos yung pera niya. Hindi na siya siningil ng conductor kasi wala siyang pang change. Pero dahil may coins ako, pinalitan ko na lang yung 20 pesos niya. So dapat kapag sumakay kayo nito, mas better na meron kayong exact amount. Since 11 pesos nga may piso. So ayan, bumaba na kami. Dito kami sa Hangar Market paakyat. Grabe, super nakakahingal. Lalo pag umaga, wala pang kinain. Kaya yun, mataas to guys. Medyo kapag nagigain ka na ng weight, mahirap ng umakyat-akyat. Pero ganyan talaga, nandito tayo sa Baguio. Up and down, bihina yung mga diretso talaga. Napansin ko kapag Sunday pala, kasi first time kong mag-market ng Sunday morning, konti pa lang yung mga open na mga stalls. Unlike nung one time na nag-market din ako, weekdays yun. Sa ganitong oras, marami nang naka-open. Pero dahil Sunday, mga 50% or 40% nakasarado pa. Palang malubot tong phone ko. Bali, hindi kasi planado na mag-vlog ako ngayon. Kaya, hindi ko na-charge yung phone. Kaya sa hindi ko na na-vlog lahat ng mga pinuntahan namin. Hopefully, by next time, mas complete na yung palengke vlog na to.
So, ito po lahat yung mga napamili namin ni Mami kaninang umaga. Ang una naming binili yung mga isda. So, ito, native na tilapia. Fresh, 130 per kilo. Tapos, na-miss ko na kasing kumain ng ganito, galunggong. Masyadong mahal kasi yung kilo nitong mga nakaraan. Pero may nakita kami na katamtaman lang yung size, 100, pero half kilo siya. Ito naman yung fresh na dilis, 50 pesos, 1/4. Tapos, next, ito. Liempo lang na isang slice, 100 na to. 380. Magnolia chicken, yung whole, 160 per kilo, pero lumagpas siya, kaya 215. Tapos, itong alamang, iluluto, 20 pesos yung isang ganito. Meron ding 10 pesos. And then, ito, yung ink yan, hindi yan dumi. Tapos, itong tuyo, nakakamiss din kumain ng ganito. 70 pesos yung 1/4. And then, yung ganito, pang sahog-sahog sa egg, tsaka sa mga gulay. Usually, yung ganito, 20 pesos yung isang cup. Pero, mas makakamura pala kung 1/4 yung bibilhin mo. 80 pesos ito. Madami na. And then, sa mga gulay naman, yung alugbati, 20 pesos itong isang tali. Yan. Tapos, yung spinach din yata to eh. Sa Ilocano kasi kalkalunay or kalunay yung tawag. 30 pesos naman yung 1/4. Tapos, yung mangga, 25 kalahati. Kamatis, yan, 45 yung 1 kilo. And then, yung orange, 60 pesos, medium size. 60 pesos ang kalahati. Itong ampalaya, 3 peraso, 25 pesos. Yung sitaw, 40 pesos yung isang tali. Yan. And then, yung patola, 25 pesos. Yung carrots, 1 kilo. Minimum na yung 1 kilo pag dun sa bagsahan ka bibili. 45 pesos naman to. Tapos, pag yung mga carrots na as in yung mga fine ganun, yung maliliit ganyan, mas mahal siya, 65. Ito yung mga uneven yung mga ano appearance nila. Ito naman, okra, 30 pesos kalahati. Yan, pang boiled okra ganun, or kaya yung may egg. Tapos itong talong, 40 pesos yung kalahati or 35. And then ito, spinach, 25 pesos. Tapos yung sibuyas, mas okay daw bumili ng ganito kasi pag na-dry na yung leaf, magtatagal talaga siya. Yung isang ganito, 1 kilo, 50 pesos or 60 pesos. Ayan. Madami-dami na din siya. Tapos, sakto lang yung ganito para kapag magigisa ka lang, sakto lang yung amount. Hindi ka tulad pag malaki, hahatiin mo sa dalawa. Masasayang yung isa kung hindi mo niluto agad. Tapos, itong saluyot, 5 pesos. Kahapon lang daw siya. Yung nagtitinda kasi matanda na din, kaya bumili na ako sa kanya. Kasama nitong malunggay, 10 pesos. Tapos yung bagoong pala, ito. Ito yung binibili namin kasi sa Pangasinan. 45 pesos. Mas makakamura ka kung yung malaki yung bibilhin mo. Kasi yung half nito na bote is 25. So, makakatipid ka talaga. And then, bumili din pala ako ng embutido. 80 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na peraso na siya or 5 na taong ba doon? 5. So, yun lang lahat. Bali, napag-desisyonan ko na once a week mag-market or mamalingke. Kasi napansin ko na pag ganun, mas makakatipid sa pamasahe. Isang taxi lang, ganun. Tapos, mapaplano ko pa kung ano yung mga iluluto ko sa week na to. Kumbaga, yun nga yung meal planner. Sa mga susunod na vlogs, i-share ko rin sa inyo yung meal planner ko. And magbibigay rin ako ng free printables ng naka-layout na meal planner para ma-monitor natin kung ano yung mga
kinakain natin, tsaka kung magkano yung inaabot ng nagagastos natin para maisakto natin sa budget. So, yun lamang po. See you again in our next video. Thank you po sa panonood. Sana ma-share nyo rin po kung gaano kadalas kayo mag-grocery or mag-market sa isang linggo at kung magkano po yung budget na nilalaan nyo para dito. Thank you po.